farmers, welcome back sa aking YouTube channel on Now Backyard Farm. Farmers, ay alamin natin ang mga sinyales na hindi maganda ang paglaki ng ating mga palakihing baboy. Pero bago yan mga ka-farmers, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming videos na i-upload. Huwag niyo din pong kalimutan na mag-like, comment at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Hello po sa aking mga subscribers and viewers. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat. So for today's video mga ka-farmers ay alamin natin ang mga sinyales na hindi maganda ang paglaki ng ating mga baboy. So dapat na malaman natin ang maaga mga ka-farmers para meron pa tayong magagawa at syempre mahanapan natin ng solusyon. Kaya please watch this video mga ka-farmers hanggang sa dulo dahil magbibigay ito ng malaking tulong sa inyo. Dapat araw-araw mga ka-farmers, maglaan tayo ng oras na obserbahan ang kada baboy na meron tayo para makikita natin na meron ba silang sakit or meron ba silang dinaramdam. Kung ma-recognize kasi natin ang maaga ang dinaramdam ng ating baboy mga ka-farmers, tulad ng sakit, so mas madali po natin itong maagapan. Isa sa mga indikasyon mga ka-farmers na masasabi natin na merong sakit yung baboy natin ay kung makikita natin itong walang gana kumain, matamlay, nanginginig, at ang mas grabe mga ka-farmers ay kung kikita natin itong paunti-unting pumapayat. So, dapat po tayong mabahala mga ka-farmers kapag nakikita natin na ganyan yung katangiang pinapakita ng ating mga alaga. So, kung naglaan tayo ng oras everyday mga ka-farmers para sa ating mga baboy, makikita talaga natin na meron silang dinaramdam. Mga 5 to 10 seconds lang po mga ka-farmers everyday, sapat na po yan na makikita natin or obserbahan sila na meron silang dinaramdam. Yung mga kulungan natin mga ka-farmers, dapat i-check din natin kung hindi ba masyadong mainit. Isa po yan sa rason mga ka-farmers na tuwing tanghali, binabasa po talaga namin ang aming mga baboy at ang kanilang kulungan. Lalo na ngayong sobrang init ng panahon mga ka-farmers. Dahil isa din ang init mga ka-farmers na magiging rason na magkakasakit or magiging matamlay ang ating mga alaga. Mapapansin kasi natin mga ka-farmers na naiinitan yung mga baboy natin sa loob ng kulungan kapag ito ay hinihingal habang natutulog mga ka-farmers. So usually, makikita natin na hinihingal yung baboy natin tuwing tanghali mga ka-farmers kapag mainit na mainit ang panahon. Then dapat din nating i-check ang ventilation mga ka-farmers kung hindi ba nagsiksikan ang mga baboy sa loob ng kulungan dahil isa din yan sa rason na mag-cause ng init sa loob ng kulungan mga ka-farmers, so hindi na magiging comfortable yung mga baboy natin. So ito siya, nag-iisa lang siya dito sa kulungan mga ka-farmers, so wala siyang kasama, so yung ventilation niya, talagang ma-feel niya talaga na fresh po yung paligid niya, plus binabasa po talaga namin sila tuwing tanghali. Dapat din nating obserbahan ang behavior ng baboy mga ka-farmers. Kung mapapansin natin na nag-iba siya sa kanyang usual behavior, so dapat po tayong mabahala niyan dahil meron po talaga yung dinaramdam na sakit. Then kapag nagpapakain tayo mga ka-farmers, dapat binabantayan din natin yan. Kung mapapansin natin na walang ganang kumain yung baboy natin, so that means meron siyang sakit. Then, isa din sa nakikita ko mga ka-farmers, tuwing binabantayan namin sila sa kanilang pagkain, ay mapapansin talaga natin na merong times na basa yung dumi nila, pero ang lakas lang po nilang kumakain. So, pag nakikita natin na ganyan yung baboy natin mga ka-farmers na basa yung dumi nila, hindi po tayo masyadong mabahala. So, i-reduce lang po natin ang pagkain na binibigay sa kanila dahil may possibility na na-overfeed lang po sila kaya basa yung dumi nila. So,
Hindi po ibig sabihin mga ka-farmers na basta yung dumi nila, meron ng bacteria sa kanilang katawan. So, meron ding times na na-overfeed lang po sila. So, ang dapat nating gawin dyan ay dapat i-reduce lang po natin or gawin lang po natin kaunti ang kanilang pagkain. Hello! Ayan. So, ito yung baboy na pang fiesta namin mga ka-farmers. Kaya nag-iisa lang siya dito. Naka-experience din siya ng pagkakasakit. Pero i-share ko na lang po sa next vlog ko kung ano ba yung ginagawa namin. Dahil hindi talaga siya nagabot ng mga antibiotic mga ka-farmers. Hello! Ayan siya. Ang bait-bait niya mga ka-farmers. Ayan. Nasa grower stage na siya, para siya sa fiesta sa Mayo, mga ka-farmers. So, ayan. Ito kasing baboy, mga ka-farmers, masasabi ko na isa silang social animal. Dahil, na, kung na mapapansin nyo, mga ka-farmers, na mahilig talaga silang makihalubilo sa mga kasama nila sa loob ng kulungan. Kaya, masasabi talaga natin na social animal sila. Kumbaga, mga ka-farmers, friendly sila sa kanilang kasama sa kulungan. Kaya, kung mapapansin ninyo, mga ka-farmers, na yung isang baboy nyo ay gusto niyang mapag-isa dun sa gilid ng kulungan, nag-stay na siya sa gilid ng kulungan mga ka-farmers na mag-isa pero inaaway siya ng ibang mga baboy. Ayaw niyang makipaglaro, ayaw niyang makipaghalubilo. So, meron po yung possibility mga ka-farmers na meron siyang dinaramdam na sakit. So, dapat po tayong mabahala dyan. At alamin natin agad mga ka-farmers ang sakit kapag mapapansin natin na merong unusual behavior na pinapakita ang ating baboy para magamot natin agad. So, itong sumusunod mga ka-farmers na babanggitin ko ay dapat nyo pong tandaan para ma-detect nyo agad na merong dinaramdam ang inyong mga baboy. Una, walang gana kumain. So, kung mapapansin natin mga ka-farmers na walang gana kumain ang baboy natin sa pagkain na binibigay natin sa kanila, or kung kumakain man mga ka-farmers ay maliit lang compared sa usual na kinakain niya. So, ibig sabihin yan, meron po silang dinaramdam. So, una po natin gawin mga ka-farmers ay i-check po natin ang tubig kung tama lang po ba yung tubig na naiinom niya. Pero kung ma-check natin na tama or normal lang po yung tubig na iniinom niya mga ka-farmers pero matamlay siya, so meron po yung ibang sakit mga ka-farmers. Minsan kasi mga ka-farmers, kapag constipated ang baboy natin, kulang yan sa tubig. At isa din yan sa rason na mawawalan sila ng gana. So, dapat po na bigyan po talaga natin ng tamang dami ng tubig na maiinom ang ating mga baboy. At kailangan mga ka-farmers na malinis din ang tubig na ibibigay natin. Ikalawa, kapag matamlay at palagi lang nakahiga mga ka-farmers. So, kung napapansin natin na yung baboy natin ay matamlay at palagi lang siyang nakahiga, so, hindi siya comfortable na tumayo mga ka-farmers, isa din yan sa indikasyon na meron siyang sakit. At minsan mga ka-farmers, baka napilayan lang po siya. Dito sa amin, yung prone sa pilay mga ka-farmers ay yung mga biik, yung mga bagong panganak, yung mga hindi pa naiwawalay, or yung mga bagong walay mga ka-farmers, at saka yung mga buntis na inahin. So, sila po yung prone na mapilayan dito sa amin. So, ang ginagawa ko mga ka-farmers, kapag meron kaming mga biik na napilayan, mag-inject agad kami ng antibiotic. So, kung mapapansin namin mga ka-farmers na meron kaming biik na nahihirapan ng tumayo or lumakad, so, mag-inject agad kami ng antibiotic dahil itong mga biik mga ka-farmers, very sensitive sila. So, madali nilang ma-feel yung sakit at kaya minsan mga ka-farmers, so, hindi natin maagapan yung pilay ng mga biik, mawawalan sila ng gana dumidi. So, isa-isa rason mga ka-farmers, dahil ayaw nilang dumide, so mamamatay talaga sila. Then, para din sa aming mga buntis na inahin mga ka-farmers, ang ginagawa ko ay hot compress lang at dinikdik na luya ang ipinapahid ko sa pilay nila. Dahil hindi po pwede ang mga buntis na inahin ang mga kahit na anumang gamot mga ka-farmers, so yan lang po ang ginagawa namin. At ma-okay naman din ang kanilang pilay mga ka-farmers.
Ang ikatlo ay kapag tumitindig ang balahibo. So, mapapansin natin mga ka-farmers na kung merong sakit yung mga baboy natin, tumitindig talaga yung balahibo nila. Lalo na itong pagtatai or scouring mga ka-farmers, kapag naka-experience ng ganito ang ating mga biik, lalo na ang biik mga ka-farmers, tumitindig talaga ang balahibo nila. So, ang gamot dyan mga ka-farmers ay antibiotics. So, it is either Tiramycin LA or Bacterid. Kami mga ka-farmers, kapag hindi madadala ng Bacterid, Tiramycin LA na po yung tinitira namin. Ika-apat, paunti-unting pumapayat. So, kapag walang gana kumain ang ating baboy mga ka-farmers at constipated, pumapayat po talaga yan. So, dapat na agapan natin agad ang ganyang problema. Ika-lima, kapag makikita natin na maraming discharge yung mata ng baboy mga ka-farmers, naka-experience talaga kami na merong sakit yung baboy namin, ang daming muta ng kanyang mata mga ka-farmers, hindi siya yung usual na minumuta lang sila. So, makikita talaga natin yan. Yung parang nakakadiring tingnan na mga ka-farmers. So, kung makikita ninyo na ganyan yung baboy ninyo, may posibilidad po yan na merong sakit. So, yan po ang dapat nating alamin. Ika-anim ay ang pagsusuka. So, kung merong dinaramdam ang ating baboy mga ka-farmers like pagsusuka, meron po yung bacteria sa loob ng kanyang tiyan. So, dapat na magbigay agad tayo ng mga antibiotic. Then, ang pang-pito or pang-last mga ka-farmers ay yung galis-galis sa katawan. So, naka-experience din kami ng galis-galis sa katawan mga ka-farmers. Ang ginagawa lang po namin ay pinupurga lang po yan. Dahil isa sa dahilan ng galis sa katawan ng baboy mga ka-farmers ay ang mga parasites. So, kung makikita nyo mga ka-farmers na merong mga galis-galis yung katawan ng baboy nyo, ito yung mga pantal-pantal na pula na makikita nyo sa katawan ng baboy mga ka-farmers, purgahin nyo po at mga ilang weeks pagkatapos nyo pong purgahin ay unti-unti lang pong mawawala yung mga galis dahil kasi yan sa parasites. Dapat nyo rin obserbahan mga ka-farmers ang smell or baho ng baboy kasi ang baboy, lalo na ang mga biik mga ka-farmers, kapag meron itong sakit, mabaho po yan or yung strong po talaga ang smell niyan mga ka-farmers. So yan po ang mga dapat ninyong obserbahan ng mga sinyales kapag makikita nyo sa inyong mga baboy at kailangan nyo itong agapan agad mga ka-farmers at yan po ang magiging rason na hindi maganda ang paglaki ng ating mga baboy kapag hindi natin maagapan agad. So, if meron tayong mapapansin na kahit na maliit na sinyales lang, agapan po natin agad. So, yan lamang po mga ka-farmers ang may share ko for today's video. Sana ay meron kayong natutunan. Huwag niyo lamang pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming videos na i-upload. Huwag niyo din pong kalimutan na mag-like, comment at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Ating tandaan na tayong mga farmers ay dapat maristarte at masipag upang magtagumpay sa ating negosyo. Sa kapwa ko po kababaihan, hindi po hadlang ang kasarian natin para gawin ang mag-farming. Layunin ko po na i-encourage kayo na mag-alaga ng kahit na anumang hayop na pwedeng mapagkitaan. Maraming salamat po. God bless. Happy farming. Bye-bye.